Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung in-order natin sa Lazada na ilalagay natin sa ating Mio Sporty. Yan. Lazada. Account to ship. Yan, itong in-order natin ay PIAA Auto Style. Bale 600 pesos lang siya, tapos yung shipping fee niya 72. Bale, yung total niya ay 672.50. Ayun, sa wakas guys, dumating na yung in-order natin sa Lazada na busina. Tara, buksan natin, unbox natin. Ganda ng bubble wrap niya. Ilalagay ko nga pala guys yung link sa description box para kung gusto niyo ding umorder, pwede kayong umorder din sa inorderan ko. Yan siya guys. PIAA Auto Style. Yan. Ito yung ilalagay natin sa ating Mio. Yan guys, so may QR code pa. Okay, buksan natin yung box. Yan, buksan na natin. Yan siya guys. Ito yung ating sticker. Pag nga pala kayo guys o order ng gantong busina, siguraduhin yung original dahil may local din, may fake na PIAA Auto Style. Tingnan natin guys yung ating busina. Yan. Ito siya. Ito nga pala guys na PIAA Auto Style ay waterproof and dustproof. Talagang matibay siya kahit sa anong kondisyon ng panahon. Kakabit natin to dun sa ating Mio Sporty. Papalitan natin yung big horn. Okay, lagay natin guys yung kanyang sticker. Guys.
nito guys. Tapos paparinig ko din sa inyo yung tunog nito pag naikabit na natin sa ating Mio Sport. Tingnan natin kung gaano kalakas itong PIAA Auto Style. Yan siya guys. Guys, ipapakabit na natin sa electrician. Ngayon guys, tayo nang magkakabit ng wiring sa ating busina. Bali, nanood na lang ako sa YouTube para tayo na mismo ang magkakabit sa ating motor. Bumili lang kami nitong mga ito. Lalagay natin sa mga wire. Tapos tingin natin guys kung kaya nating magpa gana ng dual horn yan. May konting wiring na naman siya gawa nung big horn natin. Pero iba kasing style nitong PIAA. Bale, dalawang ano niya terminal. Yung big horn kasi natin, isa lang ang terminal niya. So yun guys, testingin natin kung makakagawa tayo. Yan, okay guys. Naikabit na natin yung dalawang pin. Yan. Ito yung ilalagay natin dun sa isang terminal ng busina. Sa relay, itong ilalagay natin ito ay dito sa positive. Yan. 30 ata, number 30 yun. Tapos, sa... At dito natin ilalagay mamaya yung negative. Dun sa dalawang terminal. Dito. Sa naikabit na natin yung sa positive wiring. Hanap lang tayong electrical tape para balutan natin itong wires. Hanapin natin guys yung electric tape. Hindi ko makita. Ang mga gamit talaga guys, may mga kapangyarihan. Kapag hinahanap, biglang hindi makikita. Kapag naman hindi hinahanap, saka makikita. Ay nako, hindi natin makita electric tape. Wait lang guys, hanapin ko lang. May electric tape na tayo. Nanghiram muna tayo, hindi ko talaga makita. Bagong-bago pa naman yun. E, tara, lagyan natin ang electric tape. Guys, nailagay na natin yung electrical tape. Pasensya na kayo sa video ko dahil wala akong taga-video. Ako lang ang nagawa. Pati baguhan lang din ako guys sa pagkakabit ng gantong mga wirings. Nanood lang din ako sa YouTube. Lagay natin to. Lalagyan nga din pala natin guys ng electrical tape yung gantong mga terminal niya dahil baka may matamaang bakal masira yung ating busina. Lagyan na natin ng electrical tape. Lagyan na lang din natin yung isa din. Ito, bago ikabit. Guys, naikabit na natin sa isang terminal yung ating wires, positive wires, yan. Ito yung isa guys. Ito, electric tape. Tapos, sana yung relay? Yung isang terminal guys, ilalagay natin dun sa body ground. Ito siya guys. Yan. Ito yung dating body ground nung sa big horn. Ito guys yung wire yung itim. Diyan natin isusok-sok yung sa isang terminal. Gawa ulit tayo guys nung wires. Guys yung wires. Kaya nga pala tayo din ang nagkabit na ng busina. Excited na tayong marinig itong tunog ng PIAA. Kasi bagi sa electrician, bukas pa mapapagawa. Excited na ako. Okay, lagay na natin to guys. Guys, nailagay na ulit natin yung mga pins niya. Ito yung lalagay natin dun sa isang terminal. Tapos, ito. Ito ay ilalagay natin dun sa body ground. Dito, guys. Yan, dito. Okay, guys. Lagay muna natin. Nailagay na natin yung dun sa ground. Yan, yung wire sa ground. Nilagyan na din natin electrical tape
Kasunod guys, lagay naman natin itong mga terminal pins ng electrical tape din para kahit magkadikitan sila, hindi magkikislap o magkakaground. Tapos isusok-sok na natin dito sa isang terminal na wala pang wire. Okay guys, lagyan muna natin. Nailagay na natin yung mga electrical tape sa bawat terminal pins. Okay, lagay na natin dito sa terminal ng busina. Ayan guys, nailagay na natin yung mga wires sa bawat terminal ng ating busina. Ayan. Wait. Ayan. Ngayon guys, tetestingin natin kung gumagana yung ginawa nating busina. Kinakabahan ako, sana gumagana. Guys, okay na. Naikabit na yung wirings ng ating busina. Bale, ito yung ating relay guys. Tapos, ito yung ating mga busina. Tapos, nilagyan ko ng electrical tape. Hindi nilagyan dun sa pinagawa namin eh. Nilagyan ko na lang din. Tapos, nilagyan ko ng cable tie yung mga wires. Pati itong ating relay para hindi umuga. Ang ginawa nga pala dun guys sa pinagawa namin ng electrician, itong isang wire na ito pinadaan dito sa baba ng ating Mius 40 dyan, pinadaan dito tapos papunta dito sa wire sa positive. Nakadirekta yung isa nating wire sa positive na terminal ng battery. Okay guys, testingin natin yung tunnel. Guys, talagang napakalakas ng businang ito. PIAA auto style. Sobrang bagsik guys ng kanyang tunog, talagang mapalo yung kanyang tunog. Kumbaga walang delay, talagang kahit pitik-pitik lang ng busina sa switch, talagang sobrang lakas.